Nagbabala ang Department of Education laban sa pagpo-post sa social media ng school records ng mga estudyante. Pwede raw kasing malagay sa panganib ang mga estudyante o kaya'y magamit sa masamang gawain ang kanilang mga impormasyon. May live report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, pinag-iingat nga ng DepEd ang mga magulang maging ang mga estudyante laban sa pagpo-post sa social media ng mga report card, certificate o ID sa eskwela. May laman kasing sensitibong impormasyon ng mga dokumentong ito na pwedeng magamit halimbawa sa identity theft. Isa ka ba sa mga agad-agad ipinopost sa social media ang achievements sa school ng anak? Si Esther Santos, proud nang i-post ang report card ng anak sa Facebook nito lang Abril. Kasi naman daw, ang pinakamababang marka ng anak, 93, at ang pinakamataas, 98. Nung bata nga ako, hindi ganito yung mga grades ko eh. Siguro kaya proud din ako. Kasi mas magaling siya sa akin. Kasi parang gusto mo rin parang i-share yung happiness mo and let maybe siguro ma-feel mo rin yung parang confirmation o affirmation from the others na ay, oo nga, ang galing ng anak mo. Ganyan, parang for you rin, parang satisfaction na rin yun na you brought up or you're bringing up a good kid or a good kid. Diba? Parang, ayaw ko kung pwede siyang parang a good example. Pero paalala ni DepEd Undersecretary Tony Sito Umali, ang simpleng intensyong pagmamalaki sa social media sa achievement ng anak pwedeng maging sakit sa ulo sa hinaharap. Well, sa ating Data Privacy Act, we talk about sensitive personal information and personal information that we need to protect. Yung pagpo-post po natin na makikita po yung learner's reference number, yung pangalan ng bata, makikita yung pag medyo minamalas pa, pag nailagay pa doon yung pangalan ng mga magulang at yung address ng bata doon sa report card at kung kailan ang kanyang kapanganakan, yan po yung mga sensitibong personal na impormasyon. Bukod sa personal na impormasyon ng inyong anak, dapat ding pangalagaan ang Learner Reference Number o LRN na bukod-tangi sa bawat estudyante. Ang LRN na ito, kapag napunta sa maling kamay, pwedeng kopyahin at gamitin sa hindi magandang gawain. Kailangan meron po tayong ganung kamalayan na ngayon in this time of technology. Ayon kay Esther, akala niya sapat ng takpan ng school name at school address, lalo pat naka-private ang Facebook post niya. Maganda rin daw na nalinawan siya sa babala ng DepEd. Wala namang masama dun sa guidance na inisyo ni Asek Umali. I think okay din naman yun. For our safety rin naman yun and our children especially. So maganda rin yun. I think mas okay siguro kung send notices to schools as well as warning or as guidance to parents. Kasi minsan hindi mo rin talaga maiwasan. Ako kasi without any thought, basta yun lang yung na-feel ko, nag-post ako eh. So, ang natanggal ko lang yung school and then kung yung address, pero yung ibang sensitive information, as you mentioned, hindi ko siya naitago. Jessica, paglilinaw ng DepEd, wala namang nilalabag na provision ng Data Privacy Act yung mga magulang kung sariling impormasyon na doon sa mga report card, halimbawa yung kanilang pinapost. Ganon pa man, hindi pa rin naman daw nawawala yung peligro na sa pagpapakalat, halimbawa sa pagpost sa social media ng ganitong sensitibong impormasyon kung ito ay makalulusot at mapunta sa maling kamay, Jessica. Naalala ko kasi yung mga gumagawa ng fake news, Dano, no? Na i-profile nila successfully yung mga pinadalhan nila ng fake news. Alam nila down to the kind of personality meron itong mga may accounts na napadalhan nga ng fake news. I think ito yung mga napatunayan during the elections in the US and elsewhere in the world na gumawa ng fake news para i-boost yung chances ng kanilang mga kandidato. The point is, kayang-kaya ho nitong mga gumagawa ng fake news sa i-profile ang bawat isa sa atin. So, kung yung grades ng inyong mga anak, kasi makikita doon subject kung anong grades doon, they can use that type of information. Hindi ba, Dano?
Tama, Jessica, hindi lang yung mismong grades, no? Halimbawa, yung mismong document itself, yung report card, or halimbawa kung ikaw ay gumraduate, for instance, na valedictorian or salutatorian, ipopost mo yung diploma mo doon. Sa isang Facebook advisory, or sa isang Facebook post kasi sinabi ni ASEC Tonisito Umali na halimbawa, yung impormasyon na yun, pwedeng kopyahin. Or halimbawa, ire-reprint, ire-reproduce, gaya nga ng nabanggit mo, fake news, no? Translated into a little micro setting, halimbawa dito sa eskwelahan, pwedeng doktorin yon, ire-reproduce, doktorin, lagyan ng magandang grado. Or meron siyang binabanggit na scenario dun sa kanyang Facebook post, dun sa advisory to parents na halimbawa, pwedeng gamitin na pang-solicit, pero halimbawa sabihin na on behalf of so and so school or on behalf of so and so parent, pero hindi naman pala totoo. Meron din yun halimbawa yung dun sa learner's reference number kasi nandun yung buong history, yung school record ng estudyante, nandun din yung impormasyon tungkol sa kanyang mga magulang, birthday, address, yung address ng eskwelahan. Pwede kasi itong maging tulay sa krimen. Halimbawa, yung personal safety, yung personal security ng magulang, personal security ng anak, at halimbawa,